May isang kasamahan na naman tayo mga ka-teach na babasahin ang mga sign na pinasa nila sa akin mga ka-teach. At ito yung mga sign nila ni Sir. Ayan. At itong waterfall na lugar, babasahin natin ngayon mga ka-teach. Kung sinong gustong magpa-sign reading mga ka-teach, may mechanic lineup na tayo na ginagawa para hindi magka-ball-ball. At kung mabigyan ko kayo ng tawag nito, ganitong numbering, ganyan, mababasa at mababasa talaga ang sign nyo mga ka-teach. Ang gagawin nyo lang, mag-chat kayo sa akin at i-screenshot ninyo ang YouTube channel ko na nakasubscribe kayo. Pagkatapos nyo ma-screenshot yung nakasubscribe kayo, doon naman kayo sa notification bell, screenshot din ninyo at pasan ninyo sa akin. At bibigyan ko kayo ng lineup number tulad nito ni Sir na pang number 83. Kung saan natapos na tayo sa pang number 82 na pinamagatan ko itong gold volume sign with bomb trap. Yan mga ka-teach. Kaya nandito na tayo sa pang number 83 from Luzon area. At pinamagatan ko itong treasure travel sign near and location. Pang 83 na tayo mga ka-teach. Okay, umpisahan na natin ng magkaalaman. Dito tayo mag-umpisa sa waterfall. Yan. Ang assessment reading ko dito sa pag mga waterfall, sir, ito ang mga ka-teach, ito ang tandaan ninyo, mas mainam o maganda ang waterfall na ganito kung nakaharap sa east yan. Kahit medyo lihis man siya ng sentro ng east talaga, 90 degree, kahit naka 80 degree or 60 degree, okay lang yan mga ka-teach. Kung hindi man siya naka panig sa northeast, nakapanig siya sa southwest ng 100 degree, 135 degree, basta may kaakibat na east side o nakaharap sa silangan ang mismong bagsakan na itong waterfall ito. Ayan. Kung may ganun kayong plastada, sir, kung ito man ay nakaharap sa east side, hanapin mo ang mga sign na mga animal character kung saan nakatingala sa waterfall. Kung hindi man yan animal character sign, symbol na nakatingala sa waterfall, mga araw yan mga ka-teach, pero badala sa mga araw mga ka-teach, hindi nakatingin sa taas, kundi nakatingin sa baba ng waterfall. At yun ang magbibigay na mga exact location sa mga target or next travel sign. Pero pag mga hayop ang ginawa mga ka-teach na sign or symbol ng mga hayop tulad ng pagong, bayawak, madalas nakatingin talaga sa taas yan. At yun ang direksyon na pupuntahan mo yung tinignan niya para sa next travel sign sa exact location ng target. Yan ang nabantayan ko mga ka-teach. Una, nakaharap sa talaga sa east ang waterfall. Yan ang may mga possible na deposit. Pero kung ito ay kasama sa waterfall, dahil matubig kasama yan, napansin ko lang may heart dito nasa hollow rock. Yan. Kung may detector kay sir, mas mainam, i-detect mo ang, kasi dito hagdanan to eh. Ito yung pinapaiwatig siguro niyan, hagdanan. Ang area na ito sir, sa pangalawang hagdanan, para naghagdan-hagdan tong waterfall na to eh. Yan. Itong area na to, i-detect mo ang gitna at side by side. Dahil nabantayan ko lang ang heart na travel na pagka-heart nito eh, yung pagka-guit niya, travel side. Nakaharap sa pababa ang tawag nito, ang dulo niya. Pero huwag kaligtaan din dahil may pabilog dito sa gilid, may pabilog, parang ano to ah, travel sign din na nilagay, indicator ang heart na to. Nagkaroon ng indicator sign sa side by side, pero ang araw nasa baba. Huwag kaligtaan ang baba kung saan ito at itong panig na side by side, lalo na ito na bumukol, baka may laman ang area na yan. Kailangan lang dyan ay metal detector na malakas mag sagap ng mga metal, kahit nakabaon sa mga simento sa lalim ng 3 feet or 7 feet, kaya niya. Metal detector ang kailangan dito. Hindi kailangan dito ang locator, yung mga AKS or ano pa bang locator. Hindi, detector pag mga waterfall ang target sa area mo sir. Detector ang gagamitin. Proceed naman tayo dito. So napansin ko naman dito sir, ang forma lang niya ay parang pa-travel sign. Yan. Hindi man nakita ang pinakaibabaw kundi ang hugis lang.
travel sign yan pag mga ganyang hugis. Ay, ito yun. Ayan, travel sign nga mga ka-teach. Ayan, magkakamag-anakan to ng ano, trail treasure travel ended or pointing the direction to the trail object. Ito mga kamag-anakan na sign na ito. Travel around base marker direction. Ito. Ano kaya ang mga, proceed tayo dito sa gilid. Kadugtong ba ito? Yun lang, may da to. Maganda ito, saan ba ito napanig? Zoom natin. Ay, ito. Ito yun, na party. Ito ang sign na ito. Nagpapahiwatig ito na near location, treasure near location, sir. Tatravel ka, pero sa malapitan sa sign na ito. Hindi magkalayuan to. Nakaharap doon. Hanapin mo, sir, kung saan to nakaharap, yung hinaharap dito, kung nakatama ba ito sa malaking bato, around 7 meters, hindi na malayo to sa 7 meters, or may lumang kahoy dyan. Dahil ang sign na ito, nagsisimbol ng target na malapitan, hindi malayuan, or may sinasabi siyang object na sa paligid ng area na ito. Hindi ko alam kung object na yan, yun na ba ang pinaka digging spot para sa exact location ng deposit or puno ng kahoy ang sinasabi nito at doon ka magbearing sa target para sa exact location ng digging spot. Dalawang ibig sabihin nito, sir. Okay, proceed naman tayo dito. Ay, ito yun. Ayan yun. Ito yun sa dulo. Okay. Sapa. Hindi rin ito tunnel, pero sapa ang pinapahiwatig nito. Partition sa lugar. Ayan. Nagka-hati-hati pala ang lugar dyan, sir, sa pagitan ng mga sapa. Ayan. May parang creek pa dito na bumaba sa may sapa at nag-counter naman dito. Intersection sa baba. Malayo-layo ito. Distansya itong sign na ito sa mga sapa. Kung saan ang pinaka-intersection ng parang Y. Ayan, ang ibig sabihin nito kasi tagusan ng mga biyak eh. Pero sa area na ito, ang masasabi ko lang, may sinabi siyang near in location, treasure near in location. Ayan, dahil sa sign na ito, kabuang sinasabi niya na magta-travel, pero mayroon diyan sa malapitan ang i-travel. Ayan ang assessment reading ko. Ito naman ay okay lang sana ang area na ito kung yan ang tinitignan yan. Yan ang butas na yan nakatingin sa padritso at ito ang tinitignan niya. Okay sana, sir, dahil may dat, ibig sabihin sintiring bearing yan at batong malapad na hollow rock. Pwede na sinasabihin nating digging spot para makuha ang pinaka-entrance ng tunnel sa ilalim. Panintro. Kumbaga, panintrong sign. Ito naman, medyo fast tayo dito. Sa, ano, tumaliit kasi, sir, eh. Pag mga maliit, hindi siya fixed na sign. Kahit ano mang oras, pwede siyang gumulong o lumihis. Kaya hindi yan ang pagbabasihan. Base yan sa turo sa akin ng mentor ko. Pero pag mga ganito, malaki, pwede ito. Yan. Panintrong sign, kung saan dapat itong mata na ito nakatingin dito. Yan ang final assessment ko. Pero ganun pa man, ang pinaka-final assessment ko dito, nagre-reply kayo ito sa divide na area, mga lugar, or bundok, na napaghati-hatian ng mga kulang lang dito sa linis, sir, at kailangan tignan ang mga power sign, lalo na't mga dot. Dahil pag hindi natin makita na maayos, hindi natin matutumbok kung saan ang mga pinaka-reference given sign niya. Kung saan, pupuntahan mo ang mga lugar para makuha mo ang another counter sign sa binibigay ng reference niya. Pero sa assessment reading ko dito, final assessment reading ko dito sa sign na to, nagpapahiwatig ito sa mga divide area o lugar. Pero hindi sinasabi ang mga saan ang digging spot. Lugar lang sinasabi nito. Na hati-hati. Ang naghati nito sa hapa, mga ka-teach. Ayan. Ito, final assessment ko dito. Travel near to, mga ka-teach. Magta-travel siya ng malapitan.
Itong butas na ito, tignan mo kung anong tinitignan sa unahan. Kung bato man, mas maganda kung ito dahil panintro ito na may dat. Pero kung walang bato dyan, hanapin mo ang lumang kahoy. Dahil doon ka sa lumang kahoy, magbiring para sa pinaka-entrance. Lalo na't yung lumang kahoy, nasa pinaka-pababa. Kanto ng pababa, ibig kong sabihin, bundok yan. Bundok yan. Nasa sa kantong pagitan ng pababa na ang kahoy na yan. Yun ang pinakamaganda dahil madalas dyan talaga ang pinaka-entrance ng tunnel kung saan papasok yan hagdan-hagdan sa ilalim. Yan ang assessment reading ko dito. Pero sa mga sign pa lang, positive ang area ni sir. May potential. Ito naman, kamag-anakan ito ay, ulitin ko, assessment reading ko dito ay number 1, travel sign. Treasure travel indeed sign. Number 2, pointing to the direction. Yan ang mga kamag-anakan niya. At number 3, travel around this by marker direction ang mga meaning nito mga ka-teach. Hindi siya magkalayo sa mga travel na mga sinasabi. Ang buong symbol ng sign nito. At ito naman, isa lang sila. Mag-iisa lang yan. Ito ang maganda dito sir. Dahil nagre-replica ito sa travel. Kasi treasure travel din ito eh. Itong heart na ito. Hindi man to deposit. I-detect mo ang waterfall na to, itong gitna na yan ng metal detector at saka itong side by side niya, banda dito. Dahil ito ang pinapahiwatig sa sign na ito. Mayroon sa taas, pangalawa, at mayroon sa baba. Ito yun, mayroon sa taas, pangalawa, at saka baba. Wala na ibang sinasabi dito sa sign na ito, kundi side by side at saka sa baba. Side by side, or sa gitna, or pwede rin dito. Buong area, pasadahan mo yan pag may metal detector para makasigurado tayo. Yan ang pinaka-final assessment ko dyan. Hindi kailangan ng locator dyan, hindi. Metal detector. Okay, maraming salamat mga katit. Sana nakuha niyo ng idea, mga sinasabi ko sir, masundan niyo. Nang sa ganun, makahanap tayo ng mga spot target sa area. Okay, ulitin ko ulit. Maraming salamat and God bless.